Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for Earth Sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Well, take only what resonates kasi hindi ito magre-resonate sa lahat. Ha. For personal reading, Jing Tarot Reader, search mo na lang siya sa Facebook. Okay, siya yung pwedeng magbigay ng personal reading sa'yo. And, please to follow me on TikTok, Unicorn Princess Tarot. Meron akong mga binibentang ano dyan, pampaswerte na ano, mga bagay, bracelets. Ayan, yung bracelet yun, may free palm reading yun, mga piyaw bracelet. And, yeah. And, start na natin ang reading, guys. So, this is for the sign of Earth Sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Please do comment down below, ha. Okay, let's start. This is for the sign of Earth Sign. Page of Wands. Nine of Pentacles. Wow, I love this. Nakita ko ng mga messages sa'yo na may kinalaman sa pera. Okay? And you do have here the Lovers, which is this could be partners. This could be friends. Partners na nakikita natin na malaki ang maitutulong para magkaroon ng patutunguhan yung buhay mo. Like maybe you feel like hindi mo to kaya or yung iba sa inyo pwedeng nag-aalangan ka, nagkakaroon ka ng energy na parang hindi mo masyadong alam yung ginagawa mo. Pero itong mga taong nakapaligid sa'yo, alam nila. They are the ones na nagpaplano para sa'yo and you have to listen to them. You have to listen to them. They would guide you para mapuntahan mo yung dapat mong mapuntahan, which is success, abundant. Yun yung buhay na gusto mo. Yun yung pangarap mo. Sila yung magtuturo kung paano mo maa-achieve yun. Siyempre, ikaw pa rin yung kikilos, ikaw pa rin yung lalakad, ikaw pa rin yung gagawa. Pero nakikita natin malaki ang impluensya nila sa'yo para ma-achieve mo yon. So, all you have to do is to follow them. Learn from them. Dahil maaaring kung ano man yung buhay nila ngayon, na maganda, no? Nakikita natin, itong fina-follow mo, hindi papunta sa baba, ha? Hinihila ka nitong mga taong ito pataas. And I can see the energy, and you would feel it, na sila yung tinutukoy ko. Dahil itong mga to na tinutukoy ko na ito, ito yung hindi kanila hindi nila ipaparamdam sa'yo na nasa baba ka nila. Mararamdaman mo na kapantay mo sila, although sabihin na natin mas marunong sila, mas magaling sila, mas alam nila ang ginagawa nila. For some of you, that is your boss. For some of you, maybe a manager. Pero hindi mo mararamdaman na mataas sila sa'yo, na malaki yung agwat nila sa'yo. You would feel na parang hand on hand, magkasama kayo sa kung anumang journey ito. Okay? And you have to use this opportunity na itong taong ito nandyan, inaalalayan ka, pinapartneran ka. You have to use this opportunity dahil malaki yung patutunguhan mo kung makikinig ka sa kanya. Okay? So, that's your energy. I really do love that, ha? Pagdating sa love. Okay. Sa love. Sino tong person na kakonect mo? Pagdating sa love, who is this person that you're dealing with? Earth sign. The person that you're dealing with. Guys, kung hindi ka nakaka-relate, sasabihin mo, hindi, ang pangit ng sitwasyon ko ngayon, walang gano'n. This is not your reading. Okay? Okay lang yon. Kasi may mga ibang readings pa naman. Check mo na lang dyan sa ating channel. Queen of Pentacles is here, and you do have here the Queen of, Four of Wands and the Queen of Pentacles. The Five of Pentacles is also here. Actually, this is not a love situation or love person. Ganon. Nakikita natin dito kasi, this is not the time na magfo-focus ka sa love. You know, do not focus on love.
Yun yung sinasabi sa yung reading. Kasi ang kinukuha ko kanina is energy of love and sino itong person na kakonect mo. But for what I can see here, this is you, yourself. You are the Queen of Pentacles. Huwag mo isipin mo na yung love. Isipin mo yung stability mo with the Four of Wands. Ito yung opportunity for you to grow and ma-achieve itong Ten of Pentacles. This is money. And you do have here the Two of Wands. Lumabas din yan dito eh. Two of Wands. Ayan. Dalawang beses na nagpakita si Two of Wands. Yan yung mga plano ng mga tao sa paligid mo na pwedeng magbibigay nga ng success towards you. And ito yung time na gamitin mo siya na huwag kang mag-focus sa love, 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 sa tarot, tarot, etc. Yeah, I'm a tarot reader and maganda sa akin na nanonood ka because nabibigyan kita ng guidance. Pero this is the time na mabibigyan kita ng guidance ng may kinalaman sa pera. Okay? So this is not the right time na manood ka ng tarot na may kinalaman sa love. Maybe tarot na may kinalaman sa pera na muna. Gets mo? And tell me more. Nakakatuwa ang reading na ito for you, ha? Yeah, you see, you do have here the Four of Wands. Ayan, dalawang beses na nagpakita si Four of Wands. The Four of Wands is here. The Four of Wands is also here. So, yung Four of Wands kasi that is a card talking about stability. So, nakakita tayo ng success, ng stability sa'yo. Just do what I say. You do have here the Five of Swords. Let's clarify. What's with the Five of Swords? Ace of Swords is here. Kukuha naman ako ng card din dito. No? Hindi ko ito kukunin. But anyway, nagpakita dito yung Temperance, which is at the bottom of the deck, you do have here the Temperance. Ayan, dalawang beses nagpakita si Temperance din. That is Sagittarius energy. Well, you do have here the Eight of Wands. Wow. I can hear the word anak. Three of Wands, the devil. I can hear the word anak. So, pwedeng ang tawag sa inyo itong taong to is anak. I can see or maybe a person na very, you know, ano siya eh. Marami siyang iuutos or maybe a boss kind of thing. Yun nga. This could be a boss or a manager. Sabi ko nga sa'yo, marami siyang iuutos, ipapagawa sa'yo. Na nakikita natin na medyo mahihirapan ka with the Five of Swords na gawin ito, especially kung mga bago, lalo na kung mga bago ito, new beginning, sasabi niya, oh, gumawa ka ng ganito, gumawa ka ng ganyan. Tapos, this could be something new. Maybe may kinalaman sa social media, gawa ka ng bagong social media, etc., etc. Hindi ko sinasabing yun yung particular. Example lang yun. But for some of you, lalo na kung mga bagong ganon, and yun, dun ka lang nagkakaroon ng problema kasi iba yung approach mo eh. Iba yung nasa isip mo. Iba yung gusto mong gawin. But this person will try his or her best with the Three of Wands na ipagawa sa'yo yun. For some of you with the Seven of Pentacles, medyo may katamaran ako nakikita and the Eight of Wands. Either katamaran or meron ka pa kasing ibang ginagawa or you feel like kailangan ko muna magpahinga din mamaya na lang. That kind of thing. And with the Five of Cups, I feel like for some of you, you would feel like mas alam mo yung ginagawa mo. Sa part na yon, nakikita natin na parang, oo, kasi nalulungkot siya eh. Nalulungkot siya dahil alam niya talaga na mas alam mo yung ginagawa mo. But as much as possible, gusto niya maging present sa buhay mo or nandyan lang siya to help you, to support you. Lalo na kung siya yung boss or siya yung manager, gusto niya siya yung mas magaling, mas marunong talaga. And gusto niya ipaalam or iparamdam sa iyo din yun kasi para ma-acknowledge mo pa rin siya. But, you know, tell me more. Advice for Earth sign, please.
You offer the Five of Wands. Okay, dalawang beses nagpakita si Five. Tatlo. Five of Wands, the Five of Swords, and the Five of Cups. Okay, tatlo. I really do like that. That is an angel number 555. And you do have here the Page of Swords. Queen of Swords is here. Oh, actually, hindi. Apat pala. Apat na beses nagpakita si Five kasi yung Five din dito is the Five of Cups. Ayan. Five of Cups. So, apat na beses. That is angel number 5555. So, tingnan mo kung ano yung magre-resonate sa'yo. Maybe you have to search it on Google. Tingnan mo kung ano yung pinaka-best na magre-resonate sa'yo. Maybe that is the message for you. And you do have the Queen of Swords. Okay, dalawang beses na naman talaga nagpakita si Queen of Swords. King of Wands and the Queen of Wands. Wow. King of Swords is also here. King of Swords. Queen of Wands. The King of Wands. Oh, wow. Partner card ito, ha? Okay, Queen of Swords. Queen of Swords, King of Swords. Queen of Wands, and the King of Wands is also here. And then, you do have here the Ace of Pentacles. Saan nakukuha natin dito? Okay. So, saan nakukuha ko dito? I feel like the advice for you is that itong taong ito, nakikita natin siya as talagang matataas ang kanyang energy, oh. Very professional, by the way, with the Queen of Swords and King of Swords. Maybe nagtatrabaho sa government or documents or maybe a lawyer, architect, doctor, someone na professional, or maybe a businessman, businesswoman, a teacher. Nakakita rin tayong ganyan. Marami siyang offer sa'yo with the Ace of Pentacles. Pero all you have to do is magpakumbaba. Tanggapin mo kung ano yung mga binibigay sa'yo. Huwag mong labanan. Okay? Kasi ito na yung once in a lifetime opportunity na binibigay sa'yo. This is like a blessing for you. This person is a blessing for you. Huwag mo siyang sayangin. Okay? Huwag mong sayangin tong taong to. Kasi marami siyang offer sa'yo. So, yun yung pinaka advice. So, in the near future, yeah, you do have here the Ten of Pentacles. Wow. Wala na akong masabi. Ten of Pentacles is here. Bottom of the deck is the Eight of Wands. The Hermit. The Two of Swords. Yeah. So, nakikita natin dito, I feel like you are the one na magiging mauuna ka sa pamilya mo na ma-achieve itong success na ito. And maybe you are the first one in your family na magiging milyonaryo, milyonarya, bilyonaryo, ganyan. Something na mas mataas talaga. Maraming pera. And you do have the Two of Swords, the High Priestess. Especially kung itong taong tinutukoy natin, nakapagpakulong na siya or meron siyang mga or meron siyang kapasidad na makapagpakulong. Something to do with pagpapakulong. But anyway, the Page of Pentacles, yeah, I can see a person na may offer sa'yo. Iki-clear niya kung ano man yung mga hindi mo nauunawaan. And this person is there for you. And ma-achieve mo yung pangarap mo with the help of this person. So, gawin mo na yung best mo. Okay? Thank you for watching. I love you all. And bye-bye.